tumayo po ang lahat. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-isa ng Espiritu Santo na may sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo na 13 ng linggo ng pangkaraniwang panahon. Ating ialay ang misang ito para sa pagunita natin kay San Antonio Maria na siyang pundador ng mga ng kongregasyon ng mga Barnabites. At para rin sa ating Santa Maria, ina ng laging saklulo. Sama natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo at ang intensyon para kay Helen Manuel at ang intensyon para kay Arthur Pascua. Mga kapatid, sa aklat ng Genesis, si Sarah ay ayaw niya na ang anak na si Ismael na anak ng isang alipin niya ay makihalubilo sa kanyang anak na si Isaac. Kaya sila'y pinaalis sa kanilang tahanan. Sa ating ebanghelyo ngayon, tayo'y tinatawag rin ng ating Panginoon na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil siya ay may kabutihang loob, kanya pong pinalayas ang demonyo sa mga na nianlihan nito sa Gadarin. Sa ating buhay, lagi tayong tumitingin ng kabutihang loob ng Panginoon. Ngunit sa mga sandali na hindi natin nabigyan ng pagpahalaga ang kabutihang loob ng Panginoon, tayo po'y dumulog sa Kanya na mauing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, kaming iyong makinukop ay nilob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatiliin mo kaming
nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar at sila'y magiging isang bansa, yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-ina'y ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Beersheba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Israel. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng Paran at naging mahusay na mga ngaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos na tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Matakot sa poon kayo kanyang bayan nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumayo po ang lahat. Hallelujah.
Alleluia. Magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga gardeniro, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakabangis kahit walang mga has dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawa ng baboy na nangingingain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Subalit Jesus sinabi, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapangalaga ng kawan at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kahit lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus, pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Merkulis na tayo ng 13 na linggo sa kanilang panahon. At ngayon, ating pagnilay-nilayan ang tungkol sa kabutihang loob ng Diyos. Ang kabutihang loob ng Diyos ay napahayag sa ating unang pagbasa sa aklat ng Henesis Kapitulo 21, Versikulo 5, Versikulo 8 hanggang 20 na kung saan yung dalawang anak ni Abraham. Ang isa, anak ng alipin na si Agar, ang pangalan niya si Ismael. At ang isa ay mula kay Sarah na kanyang asawa at ang pangalan ay si Isaac. Ayaw ni Sarah na magkahalubilo si Isaac sa anak ng alipin kahit na magkapatid ang mga iyon dahil anak rin ni Abraham si Ismael. Kaya sila'y pinaalis sa bahay, nagpunta sa isang ilang at noong maubusan na sila ng tubig, ang kabutihang loob ng Diyos na pahayag kay Agar na mayroong isang balon ng tubig at doon sila nakainom. At ang pangako na mula kay Ismael ay maraming bansa, maraming bayan ang maitayo, kaya ang tawag sa kanila Ismaelites. O ito yung mga Arabiano. Dahil ang Diyos
ay tumitingin sa pangailangan ng mga lukha, ng mga mahirap. Kay sinasabi sa versikulo 7 sa Salmo 33, ang dukhang sa Diyos ay tumatawag ay kanyang iniligtas. Ganon ang kabutihang loob ng Diyos. Pero sa ating Ebanghelyong ni San Mateo, Kapitulo 8, verso 28 hanggang 34, may isang lugar sa Gadinero na tinatawag na libingan na kung saan hindi makaraan ang mga tao dahil naroon yung dalawang mababangis na mga inaalihan ng demonyo. At inalihan sila ng mga demonyo, kaya sila'y nakakatakot. Pagdating ng Panginoong Hesus doon sa lugar na yon, sila pa'y sumigaw. Anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Parito ka bang pahirapan kami na hindi ipapanahon? Pero ang ginawa ng Panginoong Hesus, sila'y pinalayas sa dalawang inalihan nito na tao at napunta sila sa alaga ng mga baboy. Yung lugar na yun na Gadinero ay nag-alaga ng baboy na bawal po ito nakakainin sa mga Hudyo. Kaya atin pong nakikita ang tatlo na simbolo ng kasamaan. Ang simenteryo na lugar ng mga patay. Pangalawa, ang baboy na simbolo ng marumi na hayop, at itong mga baboy ay tumalon sa dagat, at ang dagat na simbolo ng kaguluhan, na simbolo din ng maitim na espiritu o ng demonyo. Dito napakita, napahayag ang kasamaan ng demonyo at ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ay napahayag ng ating Panginoong Hesus. Kanya pong pinalayas ang mga demonyo at napunta sa baboy. Ito'y namatay dahil nahulog sa lawa o sa dagat. Pero anong reaksyon ng mga tao? Ang mga tao, ipinamanhik nila, umalis sa kanila ang Panginoong Hesus. Dahil una po, ang baboy ay kanilang negosyo. Dahil sila sa panahon na yon ay under sa Roman Empire. At ang mga sundalo ng Roman Empire mahilig sa baboy. Kaya malaking negosyo. At kanila pang pinagmalaki ang kanilang negosyo kaysa presensya ni Kristo na siya sanang magdala ng kabutihang loob. Kaminsan ganun sa buhay natin. Hindi natin nakikilala ang kabutihan. Hindi natin nakikilala ang kabutihan sapagkat inuuna natin ano ang ganansya, ano ang material na bagay o kayamanan at hindi ang presensya ng Diyos. Sa Hebreo, ang kabutihan ay tinatawag na tov. Pero ang ating bagong tipan, dahil ito ay nasa ibang lingwahe na, ang lingwahe ay kinuko na Griego, ang kabutihan o ay tinatawag na agatosine. At itong agatosine ay ang Diyos. Kaya bonitas ayon pa sa Latin, ang Diyos o goodness ay siyang simbolo ng pagnanahan ng Diyos. Ang kabutihang loob, agatosine ng Diyos, ay napahayag kay Kristo na kanya lang umalis na wala siyang sinabi upang ipahayag sa mga tao, kayo na ang magpasya sa buhay ninyo. Kung pinili ninyo ang kasamaan, kayo na ang managot sa buhay ninyo. Kuminsan, kung mayroong pagpasyahan sa mabuti na tao at sa masamang tao, minsan sa mga pamaraan ng politika, kuminsan ang pinipili natin
ay yaong may ganansya, yaong may material na bagay, kahit na sila'y masasama. Kaya, kung mayroong kasamaang nangyari, kuminsan Diyos pa ang sinisisi, hindi nila sinisisi ang pagpasya na kanilang ginagawa. Sa buhay natin, kailangan tayong magpasya para sa Diyos. Upang makapagpasya para sa Diyos, ating pag-aralan, ating pagnilay-nilayan, matapos nang suriin natin ang kalagayan sa ating kapaligiran. Upang ating makita, ano ba ang kalooban ng Diyos bago tayo magpasya para sa ating buhay. Ang buhay natin ay laging nakaplano sa Diyos. Pero kuminsan, ang tao ay pupili ng ibang landas. Babalik tayo sa landas ng Diyos. Ituwid natin ang ating daan. Maglalakad na tayo sa liwanag. Diyos na dapat ang ating sundan at ang ating tunguhin ay ang hadikain na kanyang itinuturo sa kanyang mabuting balita. Upang tayo'y mapa sa Diyos, kamanlalakbay natin ang lahat ng nananalig sa Diyos at tunguhin sa ating buhay na magkaroon ng buhay na Diyos ang siyang sentro ng buhay, Diyos ang siyang kabuluhan ng buhay. Dapat nasa Diyos tayo sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagsalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos ng may kapangyarihan nagpapagaling. Sa pamagitan niya, nanalangin tayo ng may pananalig. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pastol naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkos makita nila ang kasamaan ng korporasyon ng pamumuno, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makita at madama ang mga pagpapagaling ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga tapat na yumao, naway masihan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at may pananalig na nagdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluensya ng kasamaan. Tingnan namin ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Namin sa iyo, Ama, ang pinapayat-alak na ito. Handog ng bayang umaasa.
pag-asa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagalob mong sa aming paglilingkod sa iyo. Ay gawing kalugod-lugod ang mga alay na ito sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na magkapanin, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan sa iyong paglingap at kanang loob ang tayong likham at pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwas ng lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, siyang pagiling pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa namang helis siya awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingap ng simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisahan mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ni San Jose, kaisahan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Anthony Maria Sicaria, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa witang anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pinatin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at telisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig
sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan at pagsasalong walang hanggan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na July 6, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin naman kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukaristiya o Banal na Misa. Kayo narito sa loob at sa labas ng dambana ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Kayo may naugnay sa pamagitan ng iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng ating Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod. Ngayon, pagpalain kayo lagi ng Panginoong Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihang loob. Magpasya tayo sa Kanya upang ang ating daan ay daan ng liwanag at kabutihan. Ngayon po ang basbas. Nangyari po lamang ang taas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagbos na ng cross ang walang maluwi na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na manila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang walang imahe, dasalan at pangabagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon nito na wala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ng kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin.